Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa pag-unlad ng teknolohiya, maraming robot ang kayang gayahin ang katangian ng tao. Kahit mukhang exciting ang mga robot na mukhang tao, may mga inventor ang mas piniling gayahin ang anyo ng mga hayop. Ito ang mga robot na kayang gawin ang abilidad ng mga hayop, gaya na lang ng tumakbo, lumangoy, at maski ang lumipad. Kaya naman para sa episode na ito, maikilala mo ang iba't ibang robot na ginaya sa mga hayop. Gaya na lang ng robot na ginaya sa alakdan. At ang robot na pinaka nakakatakot. Kaya naman kung handa ka ng madagdagan ang iyong kaalaman tungkol sa mga hayop at teknolohiya, tara na at umpisahan na natin. Number 1. Robotic Mule. Noong 2012, inimbento ng kumpanyang Boston Dynamics ang robot na ginaya sa hayop na mule. Ang robot na to ay tinawag nilang Legged Squat Support System o LS3. Inimbento ang robot na LS3 upang bawasan ang bigat na dinadala ng mga sundalo sa tuwing sumasabak sila sa gera. Ang robotic mule ay kayang bitbitin ang anumang bagahe na may bigat na 180 kilograms. Ang baterya nito ay kayang tumagal ng 24 oras bago pa ito malobat. Kahit tadyakan mo pa to ng malakas, hindi mo ito mapapatumba ng basta-basta. Halos lahat ng klase ng kalsada ay kaya nitong tawirin. Kaya nitong tumawid sa makapal na snow. Kaya nitong umakyat sa matarik na burol. Dahil sa laki ng pakinabang ng mga robotic mule, sila ang napiling katuwang para tulungan ng mga sundalo sa kanilang eksplorasyon. Number 2. Robotic Scorpion. Noong 2016, naimbento sa Ghent University sa bansang Germany ang robot na ginaya sa katawan ng alakdan. Inimbento ito ng tatlong estudyante na sina Stepan, Robbie, at Peter Yan. Tinawag nila itong Scorpion Hexapod. Binuo ng tatlong magkakaklase ang Scorpion Hexapod upang ipromote ang kursong animatronic sa kanilang eskwelahan. Dahil sa kanilang imbensyon, maipapakita nila sa buong mundo kung gaano kahusay ang kanilang eskwelahan sa larangan ng animatronics. Ginagawa nila ang robot sa pagbuo ng layout sa computer. Ginagamitan nila ito ng 3D printing para gawin ang katawan ng robot. Sa pag-assemble ng makina nito, gumagamit lang sila ng mga simpleng materyales na mabibili sa mga hardware store. Umaasa sila na balang araw, magagamit ang robot na ito bilang pamatay ng daga. Bago tayo magpatuloy, sana ipindutin mo ang like button sa ibaba ng video. Maraming salamat! Number 3. Robotic Bird. Noong year 2011, naimbento ng Festo Company ang robot na ginaya sa katawan ng seagull. Tinawag nila itong Smart Bird. Hindi gaya ng eroplano na lumilipad, ang Smart Bird ay nakalilipad sa paraan ng pagpapagaspas nito sa kanilang pakpak. Kung titignan sa malayuan, aakalain mong isa itong tunay na ibon. Gawa ito sa magaan na materyales gaya ng carbon fiber at polyurethane foam. Sa sobrang gaan, may timbang lang ito na kalahating kilo. Mahalaga sa siyensya ang imbensyon ng robotic bird dahil mas natututunan ng mga siyentipiko ang pag-aaral ng aerodynamics. Naniniwala ang mga siyentipiko na balang araw, ang mga smart bird ay pwedeng gamitin ng mga sundalo sa tuwing may gera. Wow! Ang astig siguro ng robotic bird na may armas! Paano kaya yun kagana? Yung ibon, merong laser? Number 4. Robotic Snake. Una itong naimbento noon pang 1998 na ginaya sa katawan ng ahas. Simula nang ito ay maimbento, samot-saring bersyon ng robotic snake ang pwede mong makita. Lahat sila ay may mahabang katawan na binubuo ng dikit-dikit na balbula. Dahil sa disenyo ng kanilang katawan, nakakayanan nito ang gumapang sa lupa na parang isang tunay na ahas. Amazing talaga dahil marunong itong lumangoy.
pagka bibiliban mo din ang husay nitong umakyat ng puno. Kung takot ka sa ahas, ito ang imbensyon na hindi mo dapat katakutan. Marami kasing pakinabang ang robotic snake higit pa sa iyong inaakala. Isa na rito ang pagsasagawa ng search and rescue operations. Sa tuwing may tao na nai-stranded sa gumuhong gusali, trabaho ng mga robotic snake ang pumasok sa makipot na daan. Sa ganitong paraan, mabilis nilang nahahanap ang mga na-stranded na tao. Pwede rin gamitin ang robotic snake para silipin ang mga tubo sa pabrika na hindi kayang pasukin ng tao. Sa tuwing may medical operation, nagagamit din ang robotic snake para pumasok sa loob ng ating katawan. Makikita sa video ang pagpasok ng robotic snake sa bibig ng pasyente. Hinahanap ng robotic snake ang lokasyon ng tumubong tumor sa loob ng bituka. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan pang wakwakin ang tiyan ng pasyente para lang hanapin ang tumor. Kung gagamit ka naman ng robotic snake para ipasok sa bituka ng balyena, dapat ganito kalaki ang ahas. Ito ang robotic titanoboa na inimbento noong 2015. May bigat ito na 800 kilograms at may haba na 50 feet. Ayon sa Guinness World Record, ito ang pinakamalaking robotic snake sa mundo. Pero kung gusto mong magkaroon ng robotic snake, merong nabibiling di remote control. Pwede mo nga rin itong ipanakot sa mga tao. Number 5, Robotic Spider. Noong year 2013, naimbento ng Robotics Company ang robot na ginaya sa katawan ng gagamba. Tinawag nila itong T8X na talagang kabibiliban mo dahil sa advance na itong technology. Mapapagalaw mo ito sa pamamagitan ng remote control. Kahit anong galaw na kayang gawin ng gagamba, kaya rin niyang gawin ng T8X. Kung gusto mo itong maglakad, pwede mo itong palakarin. Kung gusto mo itong sumayaw, pwedeng-pwede mo na itong utusang sumayaw. Yun nga lang, hindi nito kayang umakyat ng pader gaya ng isang tunay na gagamba. Sa halagang 50,000 pesos, pwede ka nang bumili ng sarili mong robotic spider. Kung marami ka namang pera, pwede kang bumili ng laksa-laksang robotic spider. Kung ganito lang naman karami ang robotic spider mo, pwede ka nang bumuo ng mga sundalong gagamba. Number 6, Robotic Cheetah. Noong year 2012, inimbento ang robot na ginaya sa katawan ng cheetah. Malayo ang itsura ng robot na ito sa tunay na cheetah, ngunit kabibiliban mo naman ang kaya nitong gawin. Ito kasi ang cheetah na kayang tumumbling. May bilis ito na 28 miles per hour. Kalahati yan ang bilis ng isang tunay na cheetah. Malaki ang pagkakahawig ng robotic cheetah sa robotic mule. Pero, pawang kakaiba ang mga robotic cheetah dahil mas marami itong kayang gawin. Habang tumatakbo sa treadmill, kaya nitong umiwas sa mga obstacle course. Kaya din itong tumalon sa mga obstacle course na parang isang aso. Gaya ng robotic mule, hindi rin ito madaling matumba sa tuwing tinatadyakan. Kung tumaob man ang robotic cheetah, kaya nitong bumangon mag-isa. Marahil, ang pinaka-amazing na katangian ng robot na ito ay kaya nitong sundan ang direksyon ng kanilang amo. Kaya naman kung meron kang robotic cheetah, pwede mo itong utusan na sumunod sa iyo buong araw. Kung sawa ka ng mag-alaga ng aso na palaging tumatae sa inyong bahay, bakit hindi mo subukan mag-alaga ng robotic cheetah? Hindi sila kasing cute ng mga aso, pero at least, hindi mo kailangan takotin ang kanilang pupu. Number 7, Robotic Salamander. Noong 2012, inimbento sa Switzerland ang robot na ginaya sa hayop na salamander. Tinawag nila itong Salamander Robotica. Ginawa ito ng kumpanyang Biorobotics Laboratory para sa plano na gumawa ng kauna-unahang amphibious robot. Tinawag itong amphibious robot dahil kaya nitong kumilos sa parehong tubig at lupa.
Sa tuwing ito ay nasa lupa, para silang bayawak na gumagapang. Ngunit kung aabot sila sa malalim na tubig, makikita mo ang kanilang husay sa paglangoy. The remote control ng mga robotic salamander, kaya madali mong makokontrol ang kanilang direksyon. Umaasa ang mga siyentipiko na balang araw, magagamit ang robotic salamander para sa mga military operation. Sa mga nakalipas na taon, marami pang hayop ang pinagayahan ng robot. Nariyan ang robot na ginaya sa langgam. Meron pang lumilipad na robot na ginaya sa katawan ng paniki. Sigurado kong ngayon ka lang nakakita ng tumatalo na robot na ginaya sa mga kangaroo. Meron ding jellyfish. Ikaw, kung gagawa ka ng robot, anong hayop ang gusto mong gayahin? Ako kasi, gusto kong gumawa ng Mecha Godzilla. Ang astig, di ba? I-comment mo sa baba ang napili mong hayop nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Wii Animation 56, Gaius Ramos, Axel Josh Rinyon, Winks Bain, Rolando Lorenzo, Harvey Mamangon, at kay Magdalena Briones. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!